Hello, what's up mga kapips? Bali, singit ko lang to, no? Ito nga video. Dahil nung nagpost tayo sa FB page ng Zep, merong mga kagulong natin na natuwa at meron namang mga nagtanong. Boss, saan mo pinagawa Trellis mo? How much po yung Trellis mo, paps? HM, Hypermolo, ano ba to? At itong angle fix daw po ng Trellis na in-install natin kay Z200s na pwede rin naman kay Z200x at Z200ll. So, bali, ganito yun mga kapips. Pinagawa ko yung Trellis dito lang mismo sa amin, dito sa Tacloban, sa kakilala kong welder. Mas maganda mga kapips kung sa kakilala nyo mismo kayo magpagawa. It takes 3 weeks mga kapips bago siya matapos kasi nga di naman to gaya ng iba na meron ng ready-made. Like sa mga scooter type at naked type na motor, salpak mo lang, ready to go na. Dito sa sport bike type natin, bibihira lang yung mga merong crashguard or Trellis kasi nga mawawala daw yung essence ng pagka-sport bike ng motor natin. Yes, tama kayo mga kapips, totoo din naman yan. Walang sport bike na merong Trellis o crashguard except sa slider, pwede yun. Kung full crashguard kasi, magbumukhang adventure type na motor natin. Pero depende pa rin naman yan sa may-ari. Kaya para di mawalang pagka-sport bike ni Z2S, kahit lagyan natin ng crash guard or Trellis, I came up with an idea na gawing ganito. Siyempre dito sa right side ng Trellis, dapat nakalabas yung kickstart. At nakabend din yan from chassis to fairings. Bali 4,000 ang inabot niyan mga kapips, kasama na labor, yung materials, lahat-lahat. Bali ang ginamit nito sa frame ay GI5 lang naman. Size niya ay 3/4, hindi po to stainless. Mas mahal po kasi yun mga kapips. At yung web member naman, yung maliit, 1/2 yung size niya. Then yung mga locations naman ng bolt, as you can see sa screen mga kapips, yung isa is nasa upper part ng footrest. Bali pinalitan namin ng mas mahabang bolt dyan. Kung stock pa rin kasi na bolt ang gagamitin, medyo di naaabot. Yung isa naman is nasa part ng fairings, sa taas ng engine, sa may chassis niya. As usual, pinalitan din namin ng mas mahabang bolt. Medyo matibay-tibay din naman siya kahit dalawang bolt lang kumakapit. Pero pinalagyan ko na din ng pangatlong bolt sa baba, sa may butas sa part ng fairings. As you can see sa video mga kapips, pinalagyan ko rin dyan ng tubo sa ilalim ng engine. Bali, connected yung dalawang Trellis. At linagyan ko na rin ng dalawang pares ng Motowolf bracket para sa auxiliary lights. Nabili ko siya sa Lazada ng 280 pesos ang isang pares, bali dalawang pares po yan. At 380.85 pesos naman para sa isang pares ng engine guard bumper protection. So that's it mga kapips para sa ating Trellis. And once again, this is Kuya JTV. Maraming salamat sa panonood and God bless.